Okay mga best, ito yung isa sa pinag-uumpisa ng overheating. Itong clutch pan. Paano ba malaman na kulang na siya sa silicone oil itong clutch pan? Kapag ito madali nang iikot, ayan. Dapat ito maganit, mahirap iikot. Ibig sabihin, pag ganito mga sistema na, kulang na siya sa silicone oil. Ayan, kaya kung minsan akala natin, sa radiator kagad, nag-focus tayo sa radiator, nag-over ito sa sasakyan, yung pala dito lang. Pag tinanggal ito, tinatandaan niya dapat dito. Yung para pag ibinalik kung ano yung din yung pinaka. Para makita ko. Ito, ganito kasi ito eh. Ayan. Kapag ito, madali nang iikot, ibig sabihin, kulang na sa silicone oil. Ang gaano to kasi yung sistema, kaya ito yung inilagay ng gumawa dito sa sasakyan. In case na ganito umaandar yung makina at may tumamang kahit na anong object dito, mag-i-stop siya. Hindi siya maaapektuhan yung makina. Iikot lang siya. Hindi kagaya ng continuous. Yung iba kasi talaga, lalo doon sa mga owner, continuous na siya eh. Wala na siyang ganito. Panalang siya. Ito yung kagandahan nga kasi nito nga. Kapag kami natama ang isang halimbawa, tumatakbo kayo, may biglang pumasok sa ilalim o anong object, titigil lang itong pan. Hindi maapektuhan yung makina. Pero kung nakarekta, ang halimbawa, may pumasok dito, ayun. O, hindi maapektuhan din yung makina kasi biglang gaganon. Okay, tanggalin na natin. O, yan, tinandaan ko. Ito yung tanda ko rito. May tanda ko rito. May tanda ko rito. Tapos ito. May tanda na rin ako rito. Ayan. Para kitang-kita. Katapos, tatanggalin naman ito. Tornillo ding apat. Mabubuksan na siya. O yan, handog na. Yan, mabubuksan na natin. Okay, bali itong aking ginawang clutch pan. Wala na akong makuha nung ano niya. Yung ito. At saka sira na rin talaga ito. Yung ano na ito, kaya ang gagawin ko DIY na lang. Bali kumuha ko ng pambilog ito, yan. So yung gamit na liha ang gagamitin ko, tsaka ito, bali ito pagpapatungin ko. Ayan, nakaganon siya para pang ipit siya, para kung in case na sumabit yung hélice eh, kaya pa rin niyang bumitaw dito. Kaya lalagyan ko siya ng grasa. Ayan. Grasa lang ilalagay ko. Tsaka bali ang inilagay ko, isang goma at tsaka isang yung gamit na liha. O yan. Ito yung inilagay ko. Liha. Na gamit na at tsaka goma. Bali ganito yan. Tapos dapat yung pinakatanda, may tanda ako dito, yung kurni susunodin, yung tanda ko. Mayroon yung tanda doon, kasi may tanda yun. Ayan. So lalagyan natin ang tornilyo. Ayan. Para lang ito doon sa mga walang budget. Eh kagaya ko, walang budget. So nag-DIY lang muna. Okay, ilagay na natin yung pan. Ganyan lang ang mag-DIY. Eh ganun talaga eh. Kung may pambili ng bago, eh di bago. At kung wala, eh di wala. Ito, dito kayo. Para doon sa mga walang-wala. Ganun talagang buhay. Tis-tis. Ilalagay na natin. Ayan. Medyo. Okay mga bis, start na natin. Dapat ganito, lakas ng hangin ang nalabas sa pan.
minor pa lang yan, oh, lakas na, oh. Sa minor pa lang yan. So kung isang halimbawa at humahataw kayo, nag-aagad kayo sa bundok, dapat yung labas ng hangin sa inyong pan ay ganito, ayan, okay mo. Dapat ganyan. So kung ang inyong pan, itong pan ito, itong pan, kapag pinatay na inyong makina at patay na yung makina at umiikot pa ng, nahuli yung inyong pan, umiikot pa, ibig sabihin, kinakailangan ng ayusin. Dapat ganito, pagka pinatay ninyo yung makina, titigil din kaagad yung pan. O yan, titigil kaagad. Kung isang halimbawa, ang inyong pan, pinatay na ninyo yung makina ninyo, tapos nahuling umikot ito, ibig sabihin, ay may problema na yung inyong pan. O ganun lang, napakaganda ng inyong makina kung sakaling ang inyong pan ay ganun kalakas ang hangin. Talagang wala kayong mararamdamang init ng makina. O ganun lang ha. O tingnan nyo, ang ganding o. Diba? Ganyan kalakas. O kahit ilalayo ko rito ha. Ilalayo ko yung plastiko ha. Halos yun natin ito na sa likod ha. O tingnan mo. Abot pa rito yung hangin yan o. Ayan o. O layo na yan ha. Diba o. Ang lakas o. O. Talagang ano yung buong hangin talaga umiikot. Harap sa likod. Okay, maraming salamat sa suporta niyo sa YouTube channel ko. Thank you.